Jada, welcome to the program. Thank you so much for having me here. Ang daming bashing ang iyong pinagdaanan. Opo. Totoo ba that you got death threats? Opo. It was really crossing a line, I feel, Tita Boy. Tama. Kasi hindi na po to as a matter of opinion. This is about life and death. This is about my safety. Did you report this to the police? Opo. Siyempre, initially po, like, my first thought was I was concerned about my safety. Right. And yeah. People have to be accountable. Napipikon ka pag ikay ikinocompare sa ibang artists? Hindi naman po sa napipikon. I feel like it's normal na, you know, for so people fine. To make that's comparisons. Fair game to you. Fair game po. Rivalry is a part of show business, right. I feel. Tama. Hindi nag-deodorant si Tony. Is that legit or lie? Talaga? Kasi when I first tried deodorant, it was really super ticklish. And I hated, I hated that feeling. So I just tried not using it, and then I realized na it didn't smell that bad. So okay, yeah. And I heard there's like this conspiracy theory that deodorant might actually give you cancer. So yeah. So I mean, I guess. Merong theory na ganun. Yeah. Pero paano mo nalaman na walang amoy? Inaamoy mo o may umamoy? Paano ba nangyari? I smell it, and the worst that it would smell. Uh-oh. It's like, alam mo yung pag may bata, tas naglaro, tas okay. May konting asim. Parang, parang amoy baby pa rin yun. Yeah, parang ganun. Okay. Next, may bad temper, parang yung nangyari sa airport dati. Legit or lie? Okay, I'll just say legit because, to be completely honest, I have kind of like an anger issue that I had a really hard time with growing up. I think it just stemmed from feeling like I wasn't being heard. I don't want to blame like my family or whatever, but I just felt like growing up, I was the type of kid that always, like, if it was in a fight or an argument, I always want my piece to be heard, and I didn't feel like, you know, I was always being listened to, and it got to a point where I was just like this angsty kid who was just so angry at everything. It came to a point that I don't even know why I'm so angry, you know, like you would just like start crying, and it's just like I don't even know why I'm so upset anymore. I'm a little bit grumpy, did but it's something I'm working on. Did you go to an expert, or do you go to an expert? I actually go to a life coach, and I went to a neurological brain doctor, and okay. Because I wanted to know, like, why I was so emotional, and, you know, it's like a double-edged sword, because me being emotional has helped me so much in my acting, you know, because I feel like I can relate to so many stories that aren't mine. And they told me that there's a side of my brain which controls my emotions, and it's running on beta waves. Okay. Beta waves is like the highest frequency it can go, so I don't really have that much control. Okay. Over my emotions, which I'm gonna be completely honest, you know. Ngayon, pag binabalikan mo ang nangyari, ano ang natutunan mo? Calmer heads will prevail. Uh-huh. Okay. But it's also taught me so much about humanity and the industry that I'm in. And I don't want to complain because this is exactly what I signed up for. It also really... And some humility because yeah. You apologized, right? Yeah. And some humility. Yeah. So now I'm a recognized Filipino. It's not the equivalent to having a dual citizenship because you won't be carrying a Filipino passport. But when you travel, you're recognized as a Filipino. Dating cashier, naging customer pa si Catherine Bernardo, legit or lie? Legit! Talaga? Paano nangyari? Nung nasa Canada ako, bumibili sila ng jacket. Pagtingin ko, sabi ko, artista ka. I think you're that actor from the Philippines, sinabi right? Sabi ko sa kanya. Okay. And I think medyo na weirdo rin siya. And nung umalis sila, sinasabi ko sa mga managers ko, oh my gosh, like sobrang sikat tong... It's a huge star. Oh. Sobrang sikat niya sa Philippines. And then, akalain niyo, Tito Boy, 2 years later, magiging third wheel ako sa La Luna Sangre. Wild. Tapos nakwento ko kay Catherine... Hindi niya maalala, and I don't blame her, pero it's really a small world, Tito. Yeah. And dreams come true. Yeah. Let's go to the next one. Nagnakaw sa convenience store dati. Legit or lie?
Legit. Actually, Tito Boy, hindi lang sa convenience store. Kung dati kailangan ko ng damit, magnanakaw din ako sa store. Kung kailangan ko ng pagkain, lahat ng feeling ko pwede kong nakawin, ninanakaw ko. Talaga? And I'm not saying... You knew it was bad. You knew it was bad. Guys, I don't want to encourage you guys to do this kasi it's wrong. Pero at that point in my life, my parents couldn't give me enough. I felt like my parents couldn't give me enough for me to survive through the week. So I thought, you know, the only way that I'm going to eat today is if I steal this. So, I mean, and there was things that I wanted, you know. I wanted... As in nagutom ka talaga? No, no. Not naman exagge. Nakikita ko sobrang sarap naman itong sandwich na to. Eh, hindi ko mabayaran. Sige, nakawin ko na lang. Tsaka, parang masarap din yung inuman niya na yan. So, parang... Alam mo, buti na lang, hindi ko nahuli, ah. Never ako nahuli, Tito Boy. Never. Okay. Never ako nahuli. Tsaka, dati kasi, parang... Sa Canada, malamig. So, may mga stores na nagbebenta ng parang scarf. Uso kasi dati yung scarf na Infinity. Okay. Yung inilalagay dito? Eh, sobrang mahal. Mga $40. Tapos, sabi ko, sige, try ko. Okay. Yeah. Okay. Pinakamalala, may isang time, gusto ko ng bagong bag. Kasi uso dati yung parang side bag. Okay. So, pumunta ako sa isang store. Kinuha ko yung bag. Paglabas ko ng store, sabi ko, shucks, hindi ito yung kulay na gusto ko. Parang mas gusto ko yung green. Bumalik ako sa store, kinuha ko yung green. Pinasok ko sa loob ng first na ninakaw ko. Tapos, lumabas na lang ako. Sobrang saya ko, Tito Boy. Mga kaibigan, nais ko lamang sabihin, nangyari po ito in the past. Yes. Nagbago na po si Tony. Hindi na po ako nagnanakaw, guys. And he learned his lesson. Hindi na po kleptomaniac. Hindi, pero nangyari lamang yun. But hindi naman siguro ito nangyari over and over and over again. No, hindi naman. You know, you know what you do? If you can still remember the stores, now... Go back and pay them, no? Yeah, go back. And without them knowing... Just leave the $40 and then pay. That's good advice. Thank you, Tito. I mean, it's only between you and God anyway. Yeah. don't do it, okay? Don't do it. Total, Mother's Day. This is Mother's Month. Ika nga. Pinalaki ka ng mama mo mag-isa. Apo, Tito Boy. Tough mother. Nasaan ang father mo? Hindi ko pa po siya nakikita, Tito Boy. I'm sorry to ask this. Galit ka sa tatay mo? Hindi po. Mm-hmm. Given the chance to speak to him in person, anong sasabihin mo sa tatay? Bakit ka umalis? Kahit kailan, hindi ikwinento yan ng mama. Hindi po malinaw eh. Pagka panganak sa akin ni mama, hanggang sa mag 9 months old po ako, umalis na yung daddy ko. Kahit sa phone, hindi pa kayo nagkakausap ng papa or nag-chat sa Facebook? Nagkaroon na po ng time na nakausap ko po siya through phone. Can you share with us? I mean, anong pinag-usapan ninyo? Nagkamustahan po kami, Tito Boy. Sobrang saya ko po noon. At saka, naiyak din po ako nung first time ko siya makausap. Bakit hindi mo natanong the first time you spoke to him kung bakit ka umalis? Ang sa akin po kasi nauna yung kasiyahan ko noon, Tito That's Boy. Right. Uh-huh. Parang hindi naging importante sa akin yung mga tanong. Nasaan siya nakabase? Sa abroad? Sa USA po. Alam ng mama na nagkausap kayo? Noong una po, hindi ko po sinabi kay mama. Okay. Hindi po siya nagalit na tinago ko pa sa kanya, ganyan. Sabi niya, masaya siya para sa akin po na nakausap ko yung papa ko. Oh, pero that was the last time that you spoke to your father? Apo. Did he apologize? Opo. Sabi niya, sorry kung wala siyang magawa. Kasi may edad na din po yung daddy ko, kaya parang naiintindihan ko naman po. Pinoy siya, Amerikano? American po. Paano kayo nagkatagpo? May kaibigan po ako na tumulong sa akin na hanapin yung daddy ko. Tapos biglang dumating po yung araw na siya po mismo yung nag-message sa akin. How did you know that he was your father? Nagtanong po ako kay mama kung siya talaga. Siyempre po, si mama yung nakakaalam. Tapos siya po mismo nagsabi sa akin na siya nga po yung papa ko. Do you wish to see him personally? Siyempre naman po, Tito. Diba? Sana'y dumating. Opo. He must be so happy. Yes po. Diba? So, meanwhile, dalagang Pilipina.
Yes po. Hindi mo raw binati si Kim Chu? Nakuna ko yung mga tao sa social media, ang daming alam. Hindi pa pwedeng tinext ko yung tao. Parang hindi kasi na nawawala na yung pagka-personal sa akin pag lahat na sa Instagram and Twitter. Thank you for saying that. Naka-preserve pa raw si Baron Geisler. Di ba? Ang mga regalo ni Baron. Is this true? May isang regalo lang siya na Hi Baron. Natago ko kasi si Baron mahilig mag-paint. Nagpe-paint siya. This is also because you went back to your home in Pasay. Yes. Galing. Nagkaroon ako ng parang homecoming sa place kung saan ako lumaki. So, yun. Nakita mo yung old gift sa'yo ni Baron when you moved again to that house? Yeah, so pumunta ako sa second floor, tapos nakita ko, nandito pa rin pala yung artwork na binigay niya parang years ago pa. So, maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat Thank sa party you. Na ito. Thank May mga balibalita na ikaw daw ay mag-aasawa na at handa na maging isang ama at magiging tatay na. Pahingin ng tissue paper, please. Sandali lamang po. Empoy, sandali lang. Okay, kukuha lang ako. Umiiyak. Ako na kaya, Kuya Boy? No, ako na. Empoy to. So, tatay ka na raw at mag-aasawa ka na. Actually, Kuya Boy, ang tagal kong pinintay yung pagkakataon na ito siguro. Seryoso? Dito ko lang pala masasabi sa pagkakataon na ito. Empoy, huwag mo kong lukuhin, ha? Totoo nga, magiging tatay ka na at mag-aasawa ka na? Hindi alam sa family namin na may nangyari talagang ganun sa akin. Sa mami ko, sa daddy ko, tsaka sa pamilya ko. Sorry talaga, hindi ko talaga namin sa inyo. Hindi nila alam may girlfriend ka? Sinong girl? Ito nga po, yung aminin ko na po na mag-aasawa na po talaga ako at tatay na po talaga ako sa... Is this the first time you're saying this? Opo. On national television? National television. Ah, talaga? And then? Tatay na po ako sa MMK. Ano mo? Sasabunutang kita, ha? Tonight with Boy!